Pilitin mong magkakamukha sila lang gagawin, magkakamukha sila lang sasabihin. We should respect individuality. Why? Because God who created them as individuals. Eh kung gusto ng Diyos magkakamukha lahat ng tao, gaano kahirap naman sa kanyang likhain lahat ng tao magkakamukha. Pare-pareho ng ugali, pare-pareho ng gusto. Pero because God is a God of variety, iba-iba rin ang tao. In fact, I think we will enjoy life better, we will enjoy life more, if we're going to appreciate differences among people. Nasalamat na lang di ko kayo lahat kamukha. Salamat na lang hindi ko kayo kaugaling lahat because it would be a very boring existence. Salamat, may mga surprises. Sila yung props para sa ating mga pangarap, sa ating sariling buhay. So do not impose. Satan possesses. God set. DXKI Coral City, DXKI 1062 kHz, FEBC, April 8, 2024. Okay. I have come that they may have life and have it to the full. Full life ang gusto ng Panginoon para sa atin. Hindi half life, hindi one part life, full life. Spiritually, physically, mentally, socially, emotionally, a full life. Yeah. Ito, i-comment muna natin ha, sandali lang yun. Pastor, Lapis, excuse muna. Ito, nakita ito. Ayan. Early warning. Early warning yan ng... Yan, kung mahina yung ano mo, hindi yan, hindi makita yan eh. Ng mga barrier. Ayan, nakita nyo may barrier. Nako, my goodness, sir! Ano nangyayari sa bayan natin? Ang tindi-tindi ng sikat ng araw, hindi kayo makalagay ng solar na sa early warning? Solar light, sir! Politician, mayor, gubernur, councilor, ano bang nangyayari sa inyo? Papabot ito? Wala, hindi ako believe. Ha? Kung early warning nyo, reflectorize, paano kung... Paano kung lasing na lasing? No? At saka walang ilaw yung sasakyan niya. Ano bang nangyayari? Patay. Ha? Solid pa naman yan na... Solid na simento yan. Siguro mahati yung ulo mo dyan, anim. Di ba? Mahirap yung mga ginagawa nyo. Di ba? Buti hindi ako nanalo councilor, baka mayor or ano na ako ngayon. Don't challenge me. Sir, kung marunong kayong tumingin, ha? Hindi pagyayabang, marami na tayo napuntahan lugar, disiplinado sila doon at saka advance ang kanilang pag-iisip. Talagang for the safety of everybody, the most... Well, the brightest decision, wala akong comment dun eh. Ang comment ko lang dun. Mahina siya. Magpa-schedule ka ng clinic dun, taga-anim na buwan ka tingnan. Oh, 3 months ka bago makita ng doktor. Ah, secret lang yun ah. Yan. Ayan. Di ba early warning yon? Balik tayo sa early warning. My goodness! Oh! Make use of our solar lights! Yung mga galing sa araw, bihira lang naman na walang araw eh. Kahit rainy season, may araw tayo eh. Lahat ng early warning, o pag may mga kurbada, naka-flash doon yellow color everyday, night and day. May flashing sila ng ganyan. Naka-flashing yung kanilang early warning kahit araw. Kurbada yun eh. Ayan. Matuto naman kayo. Matuto kayo. Do not compliance. Ay, so, makinig na lang tayo sa kay Pastor Ed Lapis. Dapat mong gawin to improve, but live your life. Don't let other people live your life for you. Yung iba hindi na makagawa ng sarili lang buhay kasi naging alipin na ng kanilang anak, ng kanilang apo, ng kanilang manugang. Tuwi na lamang may gustong gawin, hindi magawa. Kasi si ano. Paano kayong buhay mo? You should do something to be free. Because God did not create you to be somebody else's slave. Duty natin sa lumikha sa atin yun.
sapagkat bawat buhay ay may misyon, bawat buhay ay may katuturan, at bawat buhay ay may dapat marating. Subalit hindi mangyayari kung hindi natin bibigyan ng laya ang ating kapwa at ang ating sarili na sundin yung tawag ng Diyos para sa atin. Live as a free person. Freedom is your privilege and duty. Duty rin yan. Hindi dapat ipinapamigay. Do not play God over people's lives. And do not be more than God. As we have said, God does not even decide for us. So why should we decide for others? Give people the gift of freedom. Set people free. Let's bow before the Lord and think about these things. Mga kapatid, meron po bang tao na dinodominate nyo? Kinakaya-kaya nyo? Dahil kaya nyo? Alam nyo po ba na kayang-kaya tayo ng Diyos, pero hindi niya tayo kinakaya? Kinagalang pa rin tayo. Bagamat siya ibigay ng bigay, kinagalang pa rin tayo, pero pa rin tayong free will. Baka naman yung binibigyan nyo na wala na ng free will dahil ang binibigyan nyo at kayo na nasunod. Diyan dinaig pa natin ang Diyos. Nais kong hamunin ang lahat, meron ba tayong dinodominate? Ini-impose natin ang sarili sa kanila. Kino-control natin para tayo lagi ang masaya, tayo yung satisfied. Gusto natin ang nasunod. It is ungodly. Because even God in His infinite power does not do that. Sa ilang saglit ng katahimikan, tayo po'y mag-isip. Sariwain, sino ba mga taong kinokontrol ko? Ba't di ko sila pabayaan? Payagan natin sila, lalo't hindi naman masama, hindi labag sa kalooban ng Diyos, labag lang sa sarili nating taste. May sarili tayong buhay para ipamuhay ang taste natin. Yung iba mamuhay sa taste nila. Be alone with God and ask the Holy Spirit to ask. Ask the Holy Spirit to let you know if you are dominating someone or other people needlessly. Ipakita nyo nga sa amin, Panginoon, kung kami lumalampas sa hangganan bilang tao at kami nagdiyos-diyosan sa buhay ng iba. Kayo na Diyos mismo, hindi nyo kami kinokontrol. Lalo naman kami walang karapatang mangkontrol ng iba. Turuan nyo kami, Lord, na makapagbigay ng magandang halimbawa, makapagbigay ng mga panukala, mga suggestions. Pero huwag namin ipilit ang aming sarili sa iba. Kahit pa asawa, anak, magulang, kaibigan. Turuan nyo kami, Lord, to set people free. Because you set us free. At sa amin po ngayong pananahimik sa iyong presensya, ipakita mo rin nga po. Hanggang dyan lang tayo, mga kaibigan. Salamat sa pakikinig at panonood. Papabot. God bless you. Ingat. Polemics ang ating karamihan na issue.